Tinakpan na nila ito para walang singaw talaga. Maamoy ng mga wastewater. Pasok tayo sa loob ulit. Pasok tayo, no? Kasi nanakawan na tayo ng konsito eh. Genset eh. Yung may gulong. Kaya ganito kasi ito ngayon. Kasi daming magnanakaw rito eh. Ayan, so dito tayo sa may STP. Ayan, tinakpan na nila ito para walang singaw talaga. Maamoy ng mga wastewater. Pasok tayo sa loob ulit. Pasok tayo, no? So ito po yung ating solar powered sewerage treatment plant dito po sa loob. Ayan yung mga naglalakihang mga tangke, no? Ito H2O, polymer solution. Ito yung panel ng solar natin. Ah, ito yung sa solar, sir. Ayan, ito po. 32. And chlorine. Grabe, no? Lalaking mga ano, ayan. Polymer mixing. And system. Yan po. Lime mix. So ito yung loob ng STP. So meron mga ano dito, mga nagbabantay po, no. Pag walang electrical power, yun yung solar. May chlorine mix rin talaga. Yeah, Ito yung para sa ano, solar. Nanakawan na tayo ng konsito eh, genset eh. Yung may gulong. Kaya ganito kasi ito ngayon. Kasi dami magnanakaw rito eh. Hindi na ito mananakaw, sir. Oo. Lagyan ng bahay yung generator. Dapat sir, talaga dapat yung CCTV, no? Oo. Okay. Talaga. Kahit may CCTV,
yung mga magnanakaw talagang ano eh. Pinupunter yan. Oo, pinupunter yan nila talaga eh. Oo, kaya ganyan ka-secure yan. Yeah, eh, alam mo naman dito sa atin, naku, wala nga na ito naiambag sa kalikasan eh, magnanakaw pa. Oo, di ba? Patayin natin doon sa nito. Agent Seth, hindi, kaya itong one kasi, kaya may standby kayo din siya. Pagkalimbawa, magkakaroon ng mga dilubyo, typhoon, kahit walang power ng Meralco, kahit yung walang solar kasi malakas ang ulan, di ba? Kasi pagka malakas ang ulan, walang solar. Ito yung gagamitin natin para tuloy-tuloy yung estate natin, mother na 24 hours. Ya dapat lahat ng dual power talaga para tuloy-tuloy yung andar. Thank you. Yan. So secure talaga yung ano no, kailangan i-secure yung generator daw dahil nanakawan na pala dito. Parang ang dami ng beses po na nakawan dito no. Yung doon sa may contractor natin na nakawan, pati dito pala sa pinaka-generator. So aside from solar panel, no, may backup na genset para just in case pag may dilubyo. Ay, wait lang po. Panorin natin. Pwede natin pwedeng possible na labasan ng wall. Tapos tingnan din natin tubig, di ba? Maalog yung tubig para makarating dito. No, tingnan natin yung harbor. Harbor Square. Ayun, tinapalan na natin yung harbor. Check natin lahat ng wastewater na ma-minister sa mga ilalik dapat ma-minister. So, yun ang objective natin. Kasi ang objective natin sa Manila very happy with it talaga. Yung water quality. Itong mga bridge natin. Yan, so yun nga po. So, aside sa solar panel, eh, meron pa silang backup na generator dito para tuloy-tuloy yung operation po ng STP just in case meron tayong mga bagyo no, kung saan meron nagkakaroon ng power outage. And yun nga, walang operation itong ating solar power dito. Yan, syempre secured dahil sa mga nakawan na nangyayari nga po. Once again, andito po ulit sila Yosef Leones, no? Director Jacob Memban, General Andres ng MMDA, kasama si Engineer Alexander Mohabad at si Engineer Jali po ng JDP Construction para sa inspection. Galing tayo kanina doon po sa may Harbor Square po, no? Naglagay sila ng notice of closure doon sa illegal na tagas. So ayan. Doon lang banda sa may unahan no, yung dagdag na reverse osmosis para nga yung wastewater ay hindi lang basta mapakinabangan no, napandilig or magamit ng mga fire truck, kundi pwede pa po itong maging potable o mainom. So dahil yan doon sa reverse osmosis na dinagdag po nila dito. So far yung mga tanim, ayan, buhay naman, okay naman yung mga tanim dito. Kasi yung nakaraan, talagang nangamatay no, sa tindi po ng init ng panahon dito. Para saan po? Ang fence. Hindi pala siya bakal, sir, kahoy. Kasi sabi ni sekretary, kaya ang kahoy. Opo. Pwede din natin alam sa sa muna, pagkakapalitan na. Opo. Eh, baka patanggal na yung kahoy. Yung tanggal, hindi naman mahirap. Parang personal talaga. Oo, okay.
kasi alam mo naman na yung mga politiko natin eh. Kaya nag-ibang administration, ayaw niya ituloy yung project. Dapat tuloy-tuloy, di ba? Suportahan na lang para hindi sayang yung sundo ng pamahalan. Yun, papanagay kahoy. Kaya ka. Kaya kahoy. So ito pa lang ilalagay noon sa ano sa gagawing fence po no dito sa kahabaan ng baywalk. Yan, hindi siya pala metal, hindi siya bakal, kahoy. Mahogani. Yan. So kino-consider nila yung possibility kasi no na just in case daw magpalit ng administration eh ipatanggal daw yung fence na ginawa dito sa may baywalk no. Alam naman natin na sa politics ganun. Usually kapag hindi kalyado yung nanalo sa susunod na eleksyon, yung mga proyekto normally hindi tinatapos or tinutuloy.